Hi guys, I'm back. Today, what we're gonna do is to make a turn paper effect by using Photoshop. Not Photoshop CC 2020, not Photoshop CC 2019, and not Photoshop CC 2017. But, we make it Photoshop CC 2015. Without further ado, let's get started. Run your Photoshop CC 2015 or mas higher version, also pwedeng-pwede din siya sa lower version. Dahil sa tutorial na ito guys, napaka-simple lang at napakadali. So let's get started by creating new project. By creating new project guys, just click Ctrl N, then set width to 6 inches and height 6 inches, resolution 300. Depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo, pwedeng pixels, centimeters. So sa tutorial na ito guys, I use inches, then click enter. Then pagkatapos nun guys, punta kayo sa folder, i-drag nyo yung first image na gagamitin nyo, then after that click enter. V sa shortcut ng move tool is V, then scale it up. Pag okay na siya, go back into your folder and drag the turn paper PNG from Google na dinownload natin kanina. So ayan, pagkatapos nun, i-scale nyo, palakihin. Kung okay na sa inyo, click enter, then balik kayo sa folder na kung saan kukunin yung image, then drag the second image, enter, then pag nahirapan kayong tumingin sa paper kasi natatabunan siya, pwede nyo babaan yung opacity. Ayan, pag okay na sa inyo, then i-reposition nyo na lang kung hanggang saan yung kukunin nyo. I think na gusto ko pang itaas yung sa turn paper. Ayan, enter. Pagkatapos nun, reposition ng second image din, tataas ko na yung opacity, okay na to. Pagkatapos nun, gagawa natin siya ng clipping mask. Paano nga ba gagawin yun? Instead na mag-right click ka dito ng by creating clipping mask, tuturo ko na lang sa inyo yung shortcut. Ang shortcut ng clipping mask is Ctrl-Alt-G. Then ayan, may clipping mask na siya. So, i-scale nyo lang pag okay sa inyo. Then, i-click nyo yung layer ng turn paper. Then, i-duplicate natin siya, dadalawahin natin siya. By shortcut ng duplicate layer, Ctrl-J. Ayan, i-click yung pinakababa. Then, i-position nyo. Ayan, pag okay na sa inyo yung positioning niyan, Ctrl-T. Transform guys, then right click sa mouse, click warp, then i-warp natin siya guys kung anong effect yung gusto nyo gawin. Pasensya na talaga sa ano guys, OG medyo na yun kasi marami kasi yung sasakyan na nagadaan-daan, diba? Next tutorial guys, paharangan ko yan siya para hindi ako magulo. Ayan, may dumaan ng dump truck. So ayan guys, pag okay na siya sa inyong paningin, just click enter. Pagkatapos, lalagyan natin na something effect. Sa turn paper na sa pangalawang layer sa pinakailalim, ito guys, oh. Sa side nito guys, i-double click nyo, may lalabas na effect. Ito kung ano yung ilalagay sa kanya, lalagyan natin na siya ng drop shadow. And guys, nakikita nyo, sa area na to, may drop shadow na siya. Ayan. Adjust na kung comfortable na kayo. Ayan. Pag okay na guys, enter. Pwede nyo siyang enter. Kung pwede nyo rin naman lagyan yung isa, kung gusto nyo, pwede nyo siyang lagyan ng kahit anong effect, inner glue, pwede rin. Something, kung outer glue naman, pwede rin. But, on this tutorial guys, hindi ko siya lalagyan. Ang nilagyan ko lang is pinakailalim. What the next steps na guys, ganun lang kadali. Wala kang gagamitin na ibang features na mas kailangan mo ng mas higher version ng ano ng Photoshop. Pwede siyang gamitin kung meron ka kahit si S3 lang yan. So punta ka sa folder, then drag mo yung second image na gagamitin mo. Ayan. Sorry lang guys, mali pala. Idadrag mo yung pangalawang turn paper na gagamitin mo. Ayan. Ganun pa rin. Scale it up hanggang sa maging okay na siya. I-adjust yung image na to. Sayang naman yung ganda nito pag hindi makita yung kabuuan.
Ayan. Doon na sa turn paper, guys. Pag naayos nyo na, guys, balik ulit sa folder. Then, drag the third image you use. Then, after that, scale it up until na matakpan yung buong area. Then, we create a clipping mask again by Ctrl-Alt-G. Ayan. Then, reposition it to model. After that, just click on layer sa torn paper. Then, we duplicate again. Ctrl-G. Then, select the bottom layer of torn paper. Then, reposition it. After that, Ctrl-T to transform. Right-click, warp again. And then, adjust. Paano siya sa inyong paningin? Adjust. If satisfied na kayo, just click enter. Then, we put again some effect. We put some drop shadow again. Bawas down. I think na hindi siya maganda sa drop shadow. Inner glue. Ayan. Put some inner glue effect. Okay. Then, gusto kong lagyan yung isang front paper na sa taas. Kaya ayan, nilagyan ko siya na, I think, inner glue or drop shadow, guys. Pero basta, guys. Inner glue na lang. Ayan. Okay. Ayan siya, guys. Pag kunting adjust na lang siguro. Pag hindi pa o pag hindi mag-init, gawin ang tingnan. Okay, guys, pag okay na lahat, select lahat ng layer. Select mo lahat ng layer. Then, Ctrl-J. Why? Bakit tayo nag-duplicate layer? Kasi kailangan natin mag-backup. In case lang na may edit ka, hindi ka mahirapan. Then, itong mga layer na ano mo, nakopya mo, i-group natin sila, ipag-isa natin. So, paano nga ba gagawin yung group? Ituro ko rin sa inyo yung shortcut, Ctrl-G. Ayan, guys, nagkaroon na siya ng group. Pag i-hide natin, wala na siya. Ayan na siya, guys. Nag-iisa na siya. So, Ctrl-G again, i-duplicate natin yung layer na to. But sa second layer na to, guys, ng group, kailangan natin siya ng image lang. Image sequence na lang siya, guys. Hindi na siya ganito na folder talaga. So, ang gagawin natin is Ctrl-E. Ayan, guys, nakita niyo naman kung paano nagbago yung layer na to. Pagkatapos nun, i-scale down natin yung ating image o ating mga model. I-Ctrl-A para mas select lahat ng area na yan. Then, move tool, transform. Okay, pag okay na, napapansin nyo, guys, meron kasi yung isang group sa hindi naka-hide. I-hide lang natin. So, ayan, guys. Pag okay na siya, Ctrl-D para ma-deselect mga select. Mapapansin nyo, guys, dito sa gilid na to, may maliit yan dyan na something na parang hindi makaka-enter yan. So, i-erase ko siya by clicking E, erase your tool. And i-erase ko lang siya. Erase. After that, guys, meron na tayong image sequence. Ayan na siya, buo na siya, hindi na siya tulad ng grupo. Ctrl-G again, duplicate na naman. Bakit ba? Kasi kailangan natin manigurado baka sakaling palpak yung ating effect. So, i-hide natin ito isa. Sa effect na to, guys, so kakailangan natin na lang filter, gallery. So, bago tayo mag-proceed, guys, dapat yung foreground mo is black at background mo is white. Bakit? Dahil kung naging ang foreground mo is white, ang ganito ang mangyayari. Pag-click mo ng filter, ang mangyayari sa filter mo ay ganito. Ganito yung mangyayari pag white yung foreground mo. So, dapat ang foreground mo is black. Just X para magpalit. I-click mo lang yung X para magpalit sila. Ayan na. So, black na natin yung foreground. So, punta ka sa filter. Filter gallery. Then, dito, pupunta tayo sa sketch. And guys, parang sketch. Then, punta ka sa half tone. Ayan na siya, guys. Ayan. Nakita niyo naman, yung kanina kasi is white yung ating foreground. So, depende sa inyo kung i-adjust niyo pa ito, tataasan niyo pa. So, I think so sa akin na okay na yung 2. At yung contrast is just 10 lang. May mga pattern type na pwedeng yung pagpipilian. Pwedeng dot, pwedeng circle, and
pwedeng line. So, for me, I choose that. Then, after that, just click enter or OK. Then, go to folder again. Then, drag directly into it. Then, move tool. Just click V. Scale it up until na matakpan ang buong area ng iyong project. After that, punta ka dito kung may nakikita ka, normal. Click mo yan. Just palitan mo ng multiply. Ayan siya guys. Tama siyang lukot-lukot na. Okay. Pwede nyo rin siyang lagyan ng text kung gusto nyo. But sa akin kasi hindi ko na siya lalagyan ng text. Okay. Enter guys. Pagkatapos nun, pwede nyo siyang, kung may gusto kayong baguhin sa papel na to guys, pwede nyo siyang baguhin. Control L, level guys. Ayan. Pwede nyo napapalitan siya. Okay. Tapos, Control M guys, para shortcut ng curves. Pwede nyo siyang dagdagan pa kung may nais pa kayo. Ayan. Ayan. I think so. Ayan na siya. Pagkatapos nung guys, okay na. Mayroon ka lang